it's really the flooding that we're going to have to deal with. So, anong gagawin natin? Igala, kumusta? Mayong buntag. Grabe ang kadaot ang natagamtaman sa mga taga Bicol Region sa Bagyong Christine o si Bongbong Marcos naglibog kung unsay angay nga buhaton o siya niingon nagkanayon aduna na kita'y problema sa budget kay kung atong mahinumduman atong mga pipilang mga bulan nagsige silag pamudmud og ayuda bisan walay kalamidad. So karon ang resulta, wala na'y kwarta ang gobyerno panghatag sa mga kabus na biktima sa baha sa Bicol Region. Ug atong makita ang kahuyang ni Marcos Jr. sa ilang press conference na nagkayang nayon na unsa na lang angay nga buhaton. Naglibog si Marcos kung unsa ang iyang buhaton. Dili pareha sa panahon ni Duterte kung adunay kalamidad ang instruksyon iyan ang ihatag 3 days before nga moabot ang bagyo sa Pilipinas. So atong makumpara mga kaigsuunan kung unsa kahuyang ang atong presidente ang iyang decision making. Taghan ang nagaingon nga dili lang kita magsige og panglibak ni Marcos. Pero ato kining katungdanan isip usa ka botante. We have the right to express our desperation sa mga kahuyang ni ining gobyerno karon. Ang salamat. Sir, if I may, I just got a call from Congressman El Rey. Out of 600 barangays in Naga, 300 are fully submerged, 1,000 fully submerged, unpassable by cars, and they are in urgent need of rubber boats and 6x6 trucks to evacuate people. And it's just beginning, so... Well, for them, in Kamsur, medyo... paalis na. Yes, sir. Na. So for the rest of the of Luzon, yes, it's not yet even quite begun yet. That's right. So sila yung nauna. They're, in his words, sir, they're in desperate need. Need yeah. Kaya ng local government. It's really the flooding that we're going to have to deal with. So, anong gagawin natin? And, sir, Mr. President, nandito po yung General Manager ng Philippine Ports Authority. Tingnan natin kung nagugutom yung mga stranded doon. Po kanina, as of 6 a.m. po kanina, nasa 5,329 passengers po yung stranded natin and 994 vehicles. So what we have been doing po, every time naman po na meron po tayong ganitong situation, lahat po ng terminals natin sa stranded, we provide them hot meals po, no? Pero ano lang po, Mr. President, normally lugaw po na mainit kasi wala naman po sa budget po natin That's yan. That's exactly what I was saying. Opo. But what we do po is we do it po out of pocket po ng mga empleyado din po natin. So we augment the hot meals pero we're about to come up with our DOST ready-to-eat box. Uh-oh. It's a day box na lahat na siya pre... kakainin mo na lang. There are protein bars and all those stuff. Uh-oh. Galing sa DOST. So we're about to launch it next month. So yun yung mas systematic wala, way of doing it. But that's something that we yan ang talagang fell through the cracks na hindi natin napaghandaan. But departments seem to be well prepared. We have some budgeting issues simply because na meron tayong napakarami ang nang dumadaan na bagyo. We are presuming that I should be giving orders on the day of the storm. That is stupid. That is why you cannot become a president, really. Mahina ka eh. Wala ka nang ibigay ang order kasi ang order na ibigay na 2 or 3 days. You do not give orders on the day of the war.